Guys, baka nagtataka kayo kung bakit sinasabi ko sa thumbnails na gumamit ako ng welding rod. Yan, so actually welding rod naman siya, guys. Pero ito yung sisidlan niya. Yan, welding rod siya kung titignan natin. Bracing welding rod, pero hindi siya pang arc welding. So pang bracing siya. Okay, so kung titignan natin yung description niya, copper phosphorus soldering rod joins copper to copper without flux or copper to copper alloys brass and bronze. So naka indicate dito, guys, na pwede siya sa copper to copper. Now try natin siyang ihinang dito. Okay, so hindi na siguro natin to tatanggalin, subukan lang natin kung didikit ba yung welding rod na ito. Okay, so bago natin siya ihinang, ayan, tatanggalin muna natin to dahil baka malusaw ito. So tips lang sa mga baguhan, guys, kapag ka naghinang kayo malapit sa terminal ng compressor ng isang refrigerator, kailangan tanggalin nyo muna yung cover at saka yung kanyang relay at overload, ayan, para hindi siya malusaw kung sakaling matamaan konti ng init dito sa torch natin. Okay, so hindi ko na siya bubunutin, subukan lang natin initin ito para makita natin kung didikit ba itong welding rod na ito. Okay, ayan. Okay, so initin ko siya, guys. Okay, so kung pansinin natin, kung torch lang yung gamit natin, yan, ito siya. So mahirapan tayong mag melt nitong ano, welding rod na ito. Yan, ito siya. So maliit lang naman tong hininang natin, pero ayan, pansinin nyo. So mas matagal siyang matunaw para didikit dito kumpara kapag gumamit tayo ng silver rod. Ayan, so meron akong silver rod dito. Ayan, ito siya. So kasama dito sa mga package galing US, guys. So kumpara natin. Ayan.
mapapansin nyo guys, ayan, so mas mabilis pa rin tayong makagawa kapag itong silver rod yung gagamitin natin. Ayan. Ayan, so kung pansin ninyo, ilang seconds lang natin ininit tapos nilagyan ng silver rod. So ayan, nainang na natin. Pero itong Binsonic na welding rod, siguro mas magandang gamitin ito kung gumamit tayo ng acetylene. Pero kapag ka-torch lang, ayan, subukan natin siyang tunawin. So mas matagal talaga siyang matunaw guys, ayan. Siyang matunaw. Ayan. Pansinin nyo, ayan. So, kapag ka mga maliliit lang na compressor o yung copper yung hinangin nyo, so, hindi advisable ang ganito. Dapat, kapag gumamit tayo ng ganitong welding rod, gumamit tayo ng acetylene. Okay? So, kung mapapansin nyo naman, yung silver rod lang yung ginamit natin dito, ilang seconds lang, ayan, maganda na yung pagkakahinang natin. So para sa akin guys, mas maganda pa rin gamitin yung silver rod, mas madali siya tsaka hindi kayo mahihirapan. Okay, so sana po ay meron kayong natutunan dito guys, at kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyong kalimutan mag subscribe at i-click yung notification bell para sa mga bago kong uploads ay i-notify kayo ni YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.